Oras, Chairman Sylvester Bemot Bello III sa Taiwan. Ano ang nangyayari ngayon dyan? Oras, ganap na alas 8:09. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang na gawad karangalan. At ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. Ang kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli. Itong inyong Tia Deli. Hi, Chang. Good morning sa mga novices natin, mga nobilities dyan sa Oriental Mindoro sa ating Adsans Ceremonials. Ay, good morning, most worshipful illustrious potentate John Espino. Mr. Rock and Roll, most worshipful Roland Paulino. Ha? Sa mga novices natin dyan, Shalom, Lamsia. Ha? O yung mga wrecking crew dyan. Ha? Magandang umaga, Pilipinas hanggang Taiwan. Abay, thank God it's Friday. Ayan, at least may paparating na pong ulan. Kaya lang, sana hanggang signal number 1 lang. Ha? Wag na umabot ng signal 3 and 4. Para makarasaman tayo ng mga pagulan at sana'y walang baha. Ha? Dahil pumasok na po ang bagyong Aghon. Abay, most worshipful Romeo Momo, ha? Dyan sa Surigao del Sur. Abay, Governor Ben Ebardone dyan sa Eastern Samar, signal number 1 na dyan. Kaya ingat-ingat po, ha? At least lalamig-lamig ang panahon. At yung bagyo ay patungo sa Eastern Samar at mukhang liliko ng Bicol, ha? Naku, ang Bicol Express mo, Manoy, ha? Senate President Mig Subiri, ha? Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deyo Mahalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Natuwa naman po ako kanina, mga kaibigan. Mayroon kaming batang bisita rito, eh. Ha? Mantakin po niya, mga kaibigan, ay 6 years old. Ha? Itong si Ivan Primo Remigio. Ha? Abay, avid listener po ng Damdaming Bayan ng DZRH. Abay, alam po yung mga program, mga announcer dito sa DZRH, ha? At pati mga FM stations ng Manila Broadcasting Company, ha? At may i-check lang sandali, mahabigan, ha? Abay, congratulations kay Attorney Katrina Legarda, ha? Abay, meron palang forest school dyan sa may Sampaloc, Manila, Legarda Street, ha? Malapit sa trabaho at kakaiba, ha? Kakaiba mga kuyang mga ateng, ha? Abay, yung mga bata nag-aaral dyan, talagang parang mistulang gubat pala yan, ha? Abay, yung mga bata ay nag-aaral sa ilalim ng mga puno. Wow! Ang cute naman yan, ano, ha? Galing-galing, ha? Congrats, good morning, Attorney Katrina Legarda. Ayan, Legarda family pala may ari niyan, ha? At SPED, ha? Yung ano dyan, ha? Ang kanilang tinututukan dyan.
At good morning, Ambassador Chairman Silvestre Bebota Bello III. Abay, the Chinese are coming. Grabe, Mahabigan. Naku, kung dito sa Pilipinas mangyari yun. Alam po nyo sa ngayong oras po, Mahabigan, nagpapalibad ang China ng mga fighter jets. May mga warships na, ha? Sa paligid dyan ng bansang Taiwan, ha? Abay, sinasabi ito po ay military drill lamang, ha? Pero parang pinapractice na kung paano lusubin ang Taiwan po, Mahabigan, ha? Eh, paano kaya kung mangyari sa atin yun? Naku, Diyos ko po. Ay, yung mga pinapalipad ng mga fighter jets, eh. Baka hindi natin dimahabol ng mga eroplano natin, ha? Kaya malaman nga natin kay Secretary Bebot Bello, sino ba nga nandyan? Andyan ba si Chairman Bebot Bello, ha? O si Senator JB, ha? Abay, baka mamaya, kalagay ng ating mga manggagawa doon, ha? Abay, walang niya, itong si President Vladimir Putin. Abay, pumunta lang ng China, a few days lang na umalis sa China sa yung kanya state visit. Eto na, ha? Mukhang ginagaya ng China ang Russia na sa ginawa nila sa Ukraine, ha? Abay, sana'y huwag naman po. Pero medyo parang nakababahala, ano po, ha? Alamin nga natin kay MECO Chairman Secretary Silvestre Bebot Bello III ang sitwasyon sa Taiwan ngayong nagliliparan mga fighter jets ng China sa paligid ng Taiwan at mga warships sa kanilang military drill. Secretary Bebot Bello, sir, maganda umaga na yung bagabigat mo, Apo Secretary, Apo Chairman. Naming bagabigat mo, Mayat, Apo Deo. Magandang umaga po. Abay, Chairman Bebot, dyan sa Taiwan, kayo ba ay nalilibang sa panonood ng mga lumilipad ng mga fighter jets ng China o medyo kinakabahan ko dyan sa Taiwan? Ako, Deo, sa totoo lang, siyempre, nag-alala ako. Mm-hmm. Pero sa mga Taiwanese, parang wala namang walang effect. Walang effect, parang sa kanila. Life goes on. Ah, talaga? Para bang nung naglindol, na daming nasira, ganun, may gumuho na building. Mm-mm. Parang wala sa kanila, eh. Ah, talaga? At tuloy ang buhay, Oh, pag nagpaikot na, nagpatlipad ang China, nagpapalipad din sila ng kanilang jet. Ah, talaga? Pag linabas sila yung pinaligiran sila ng warship, palabas din sila ng warship. Ganun lang, eh. So, pero wala naman nangyayari sana. Pero sa ngayon, sa mga oras na ito, Chairman Bello, sir, ayan, nakikita niyo mga lumilipad na fighter jets ng China at Taiwan? Ako, nakikita ko, pero medyo, nag-aalala ako, siyempre. Biro mo na makakita ka ng fighter jet, baka mamaya may nagkamali. Oo. Buwan, di ba? Tama. Pero, wala, Parang normal na ang reaction ng mga Taiwanese. Talaga? Parang sanay na sila, eh. Ayan na. Marami ba yung mga lumilipad na mga fighter jets, Chairman Bello, sir? Marami rin, Kadeo. Marami rin, no? Wow. Marami rin ang Taiwanese jet na lumilipad. Nagigirian. Pero wala naman nangyayari. Kumbaga, show of force at saka nagigirian. Kung meron ka yan, meron din kami. Parang ganoon ang sabi ng Taiwan. Ganon nga na po, Deo. Minsan nga, meron silang yung regular drill nila. Oh, sirena. Yung mga fighter jet nila, Kai. Opo. Alam mo, itong nakakapagtataka, eh. Bakit, sir? Yung mga skyways nila. Tataka ka, bakit yung mga skyways nila mula Taipei hanggang Kaohsiung, napakataas at napakalapad. Yung pala, yung skyways na yan, gawa din runway ng kanilang jet. Ha? Wow! Talaga, double purpose pala, ha? Kaya nga, kumanood ka ng drill nila, drill nila, makita mo, naglalanding sa skyway. Alang yan. Ano yan? Teka, Chairman, skyway ng China o skyway ng Taiwan? Skyway ng Taiwan. Mula Taipei hanggang Kaohsiung, mga kwanya naman, almost
600 kilometers eh. Ganyan yan. Diyan, ginagamit ang mga sasakyan. Talaga? Kung alo ko, ako, pagpunta ko ng Taipei hanggang Kaohsiung, alam mo yan, inaabot lang ako ng 3.5 hours. Wow. 600 kilometers ah. Samantala kung ako uwi sa Ilagan, bayan ko, 400 kilometers, inaabot ako ng 12 hours. Talaga. Kaka-ingit naman ano po, ha? Ayan. Oo, yung palang skyway nila, runway din nila. Wow, ang ganda naman. Ano? Actually, actually yan din ang sinasabi sa ano sa mga nagpupunta ng Singapore, pagkagaling po yung sa airport, mahabigan. Ang lapad-lapad yung kalsada nila, di ba, chairman? Tapos yung iigit na, eh, parang mga flower bus lang. Eh, yung pala, double purpose din, pwedeng landingan din, pwedeng gawing runway din yan in emergency. Runway din nila. Aba, ang galing ano. Pero balikan po natin yung military drills ng China sa paligid ng Taiwan, Chairman Bebut Belyu, sir. Kailan po nagsimula yan, sir? Kailan po nagsimula yan? Matagal na yan, lakay, malaki na. Even before I came in, nangyayari na pala yan. Talaga yung, lalo na yung lugar na malapit sa China. Opo. Yung sa west, ano, sa west side. Ng Taiwan, yung malapit-lapit doon. Doon, madalas ang drill dyan. Wow. Mga, kung kung nagpalipad ang China ng 10 fighter jets, ang Taiwan nagpapalipad din ng 10 fighter jets. Nagpapalipad din. Normal na normal yan. Alaga. Pero ngayon, lalo na ngayon, dahil siguro, paano din, reaction ng China dahil nagkaroon ng ano ng inauguration ng bagong presidente. O nga pala ano mukha anti-China yung si mukha nga ang sinasabi po sa mga news report ngayon na Chairman Belyu, sir, eh, punishment daw po ito ng China sa Taiwan dahil gusto talaga ng ang Taiwan ay maging independent country, ha? At ayaw maging probinsya ng Taiwan, ng China. Yun na nga, yun na nga ang naging dahilan ng tense relation dahil yung Taiwan eh sabi na oy, independent kami, iba kaming republic. Sabi naman ng China, ay hindi, probinsya lang namin kayo. Ayan, so anda yung pagbabago. So normal lang pala. Teka muna, kung military exercise yan, military drill, maghapon ba yan hanggang gabi, Chairman Belyu, sir? New na experience ko, hapon lang. Ayan. So, kasi inaalala din natin ating mga OFWs. Anda yung mga OFWs sa Taiwan na chairman. Lakay pati yung mga OFW natin, parang nadala na rin. Parang ganun ba? Pa rin sa para wala rin effect sa kanila. Kasi minsan, di ba, sabi ko na, kayo medyo nagkakagulo. Pauwi na ako, pwede ba, pag sabi na kayo kung gusto sumabay, sabi naman sa akin, pag-isa ka, sir. walang sa kanila. Ayan. Sanay na yung ating mga kabayan. Kasi ang ganda naman ng kabuhayan ng dyan lalakay. Opo. Recently, tumaas ang sweldo nila. Pero pinaka minimum wage nila doon, umaabot na ng equivalent sa peso is 47,000. Kaya kung minsan, kadalasan sa ating mga factory workers, mahilig sila mag-overtime. Umaabot ng 50,000 plus na ang kita nila. Wow. Yan. Tapos yung kumisan yung na may mga factory owners, they provide yung dormitory para sa mga workers nila. So, accommodation, wala na problema. O pagkain, wala na problema. Neto na yung kanilang sweldo. But, ayan, napakaganda ang kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa Taiwan. At ang mahigit dyan, pinakamaganda dyan, Apo Deo, yes, sir, yung treatment. Yung treatment sa kanila ng mga employers nila. Oo nga daw, yung mga masisipag ng mga OFWs natin eh, pinaparangalan pa ng ano, ha, ng government ng Taiwan na Chairman Belyu, sir. Ako po, ganun nga po tayo. At bilib ako eh, ano, kaya ako isang parang
parang ayaw nang umuwi. Teka ka po, 2 years lang yung kontrata. Teka muna, Chairman Bilyo, sir. Nung pumunta kami dyan, merong bomb shelters ang Taiwan. Halos napakaraming building ang mga bomb shelters yan. Eh, paano kung in case na, well, sana naman, huwag naman mangyari. Eh, in case na gumawa ang aksyon ang China, ang mga OFWs ba ay welcome dun sa mga bomb shelters sa ilalim ng building dyan sa Taiwan? Alam mo lang kay yung mga bomb shelters na yan, mga 80,000 yan. Kaya imagine mo, halos lahat ng building sa Taiwan, may bomb shelter yan. That is why they say that this 80,000 bomb shelters can accommodate 3 times the total population of Taiwan. Wow! O 23 million. That's pretty. 69 million na. Wow! 69 million ang kaya kasama ang ating mga OFW. Kaya nga yung kanilang cellphone, meron dyan na pagka, halimbawa, may alert para punta sa kanya. Pipindot yan, tutunog yan, alam nila kung saan nila pupunta. Ah, talaga? Shelter. Kasama ang ating mga kababayan. So lahat ng mga cellphone dyan, merong ganyan mga mga alert. Meron lakay. Alam nila kung saan nila tatakbong shelter. May identified shelter sila. So, pagka nag-alert yung cellphone nila, alam nila kung saan ang pinakamalapit na bomb shelter na pupuntahan. Tama ka, Beo. Tama yan. Galing naman ang Taiwan, ano, ha? Ilang years na preparation yan. Saka, paano yun? Ang maganda pa dito, tinaw, ha? Believe ako, eh. Opo. Pagpunta namin, dinalaw namin, eh, kasi can I visit your shelter? So, baka ako, binistorya lang ako, eh. Bakwento-kwento lang. Kami, eh. Umabot. Dang sa kwan, sa basement. Umabot kami sa basement 9. Ha? Basement 9 sa ila? Underground? Nine. Wow. Tapos pagdating namin doon, kita mo, meron silang stock na mga tubig. Wow. May stock sila ng pagkain. Talaga? Ngayon, sabi ko, alimbawa, may pagkain. Wala naman nangyayari na nagtatagal yung pagkain. Hindi ba nabubulok? Tinatanong ko, what happens to the food? Sabi na, every 3 weeks, we bring out the food, we give it to the people. Ah, talaga? Wow, galing naman ano, ha? Meron silang sabi kasi, paglibawa, nag-gera. Kumbaga, siyempre, tatamaan yung mga power nila, power source. Yes, oo. Yung mismo shelter, meron silang ano, energy source sila dyan. May generator sila doon, may power din sa basement? Wow. Ang galing nung itong government natin. So anyway, Chairman Bilyo, sir, hanggang ilang days na po yung military drill ng China dyan sa paligid ng Taiwan? Yung military drill nila parang exercise kung paano sakupin, lusubin ang Taiwan, eh. Parang ganun nga, pero wala naman nangyayari. Maya, mawala na naman. Mamaya, badga na naman. Ganun lang yan, eh. Eh, medyo marami na bahala, Chairman Bilyo, sir, kasi dumalaw lang si President Vladimir Putin dyan sa China. Abay, kaalis lang ni Vladimir Putin, isinagawa ulit yung military drill. Baka mamaya gayahin si Putin sa Ukraine. yun nga inaano namin. Pero wala naman. Kami tuloy ang mas ninenervyos kaysa kanila. Kasi sabi nila kasi, ewan ko kung totoo yun, the ambassador is the last to go. Parang captain of the ship yan. Last man to jump. Ayan. Tingnan ko nga, sabi ko, manangyari yun. Tatakbo ako sa kausyong, tapos magkukuha lang ako ng bangka ng fisherman dyan. Marapit naman sa Batanes. Ayan. So at least hindi pala nababahala ang mga Taiwanese Chairman, sir. Pero naghahanda rin ang gobyerno, siyempre. Ang kanilang defense. Yun ang totoo dyan, Kadeo. Talagang handa sila. They are prepared. Most of the time, they're on. Yun, talagang on alert talaga sila. Okay. Chairman Bilyo, sir. Maraming... teka muna.
Chairman, at bata may sinasabi na aking bubit ay kama 2025 eh, may binabalak ka daw na tumakbo uli. Wala. Alam mo naman tayo lakay kung saan lang tayo pinapaano ng ating mga amo. Good lang tayo. Good soldier. Saan tayo makakatulong. Anyway, Chairman Abelio, sir, maraming salamat. Sisye. Yan. Salamat din lang kayo. Thank you. Maganda umaga po. At anong sabag dito, mayroon pa nga masyang magandang balita. Ano po? Itong June 7, okay, merong mga 8 kumpanya pupunta sa Isabela. Wow. At magre-record sila ng 2,000 workers. Wow. Workers yan, o 2,000 lakay. Kaya sa ngayon ay nagpapa-register na ako doon sa mga interested na maging caretakers, factory workers. At meron din silang nire-recruit na scholars. Wow, galing hindi naman. Scholars, libre lahat yan, libre yan. Kaya ito, June 7 lakay. June 7. Kaya lang, Chairman, andaya mo naman eh. Paano naman kami sa Ilocos Norte? Paano sa Visayas at Mindanao? Hindi, nagkataon kasi lakay. Ah, gano'n ba? Bumalaw ako sa isang malaking kumpanya sa Nantaw County, yung IME, ang tawag Food Corporation. Mm-hmm. Tapos sabi na, we need at least 200 factory workers. Mm. Sabi ko sa kanya, why don't you go to my place? We have plenty of experience. Industrious workers. Sabi, sige, pupunta kami. Mm-hmm. Oh, yun. Oh. Nung nalaman ng ibang companies, sabi na, kasama rin kami. Sabi, okay. Ayun, dumami. Ayun, ngayon, from 200, naging 2,000 na ang kakailanganin nila. Okay. Ayan, kaya yung mga kababayan ko dyan sa Isabela, at siyempre, yung mga Karatig, ano, Karatig Provincia. Kung interesado po kayo, sa June 7, magkakaroon po ng parang job fair. Job fair. At sa gusto nila, magkakaroon ng ano, ng hired on the spot. Okay. Hiring on the spot. Chairman Belio, sir, maraming salamat. Diyos na gina na yung pagkabigat mo, Apo. Kadeo, thank you na yung pagkabigat mo. Thank you very much, sir. Kaibigan at dating Solicitor General, dating Justice Secretary, dating Labor Secretary, at na ngayon po ay Chairman ng MECO, Manila Economic Cooperation, dyan po sa bansang Taiwan, Silvestre Bebot Belio III. Ayan yung military drill po, mahabigan ng China doon sa paligid ng Taiwan, ha? Abay, normal na pala sa mga ano yan, ha? Sa mga Taiwanese. Pero kakagulat, nakaingit, ha? Yung skyway nila, ayan, Bossing RSA, ha? Ito bang skyway natin, eh, pwede rin bang landingan ng mga fighter jets yan? Ang galing, ano, ha? Standby, let Narcy sumula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang? Saan ba ang lakad ng Pangulong Bongget ngayon? Standby sa ating mga reports. At Val Gonzales, ha? Ano ang meron sa Sandigan Bayan? Mamaya po ay may malaking announcement po ang Sandigan Bayan. Abay, mukhang malaking balita ito, ha? Ano bang balita yan, Justice Efren De La Cruz Brand, ha? Ayan, ano ba ang pakulo nyo sa Sandigan Bayan, ha? May ilalabas ba kayong desisyon at anong kaso ito? Abangan natin yan na Chief Justice Alexander Jasmundo, sir. Ay, ako yung Justice Deke Rosa, Fred Ampuan, Bong Pasqua, Max De Leon, at Justice Leo Bathan. Oras ganap ng alas 8.32. Actimate. Kay Senator Kiko, ha? Senator Mam Aquino at Sheila Jokno. Kajit lang. Lakay, anong oras na? Eh di, alamin natin kay Sister L. Sister L, oras.
It's 8:38. Ayan, oras na para i-announce natin ang ating Desire 8 sa Malakas promo. Ang ninong ng bayan, para sa mga nakikinig po dyan, nako, palay ko ang magpupuntahan dito, nakikinig sa atin dito yung mga angkas at grab, makakuha natin mga taxi drivers. Lakay magulat ka, may bus na naman na dumating. Mga tricycle, ba't iba yung mga e-jeep ng ano, ng e-trike ng Ang marami dito lang kay e-trike. E-trike, ha? Ayan na, para po sa mga gustong magkaroon ng aginaldo mula sa ninong ng bayan, Sherwin Alfaro, ha? At magkaroon ng vitamin E at vitamin R. Ang DZR8 sa mas malakas stickering promo ay nasarap ngayon ng... Ang layo naman yan. ba't MMG? MMG tayo, Lakay. Nasana ko sa MBC. Ayan. Pero MBC pa rin naman yung nakalagay doon sa building. Dito po sa Aliw Theater, ha? Star City, DZR8. Dito po sa Soto Street, Cultural Center of the Philippines. Pasay City! Yes, katabi po yan ang Star City! Ayan. Punta na at hanapin niyo ang Nino ng Bayan. Ayan, makita niyo ang mobile ng DJR 8. Andyan po ang Ninong Sherwin Alfaro. Dum-dum-ing. Lakay, sabi Fire ni Victor De Leon Lima. Ano? May kamukha ka daw. Sino? Kahawig mo daw si Steve McGarrett sa TV series na Hawaii Five. I love kasi you pa rin, Vic, ha? Yung damit mo. Akala ko, kamukha ko si Congressman Lito Atienza. Ay, Congressman Lito, kumusta ka na, ha? Ayan. Sandali lamang at narataan ang report ni Raymond at Let, at nagagalit na si Nicole. Ayan. Alamin nga natin ang... pero teka muna, ha? Yung abangan niyo po yung sa Sandigan Bayan. Abay, sabi na ating bubik dyan na... sa ating mga kapatid ng mga Muslim, Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Abay, ang i-announce pala ng Sandigan Bayan mamaya, yes, yung promulgation sa kaso ni dating MNLF chairman Nur Miswari. Yes, Lakay. Anong kaso ito? Yung bang kaso na nilusob nila ang Sambuanga? Kaya, yung Sambuanga seeds? Graft case to, Lakay. Graft case. Okay. Alamin natin mamaya ang detalye niyan, antabayanan natin yan. Pero ito muna ang report mula sa Malacañang. Ano ang latest sa Malacañang, Miss Let, ha? Sambang schedule ng Pangulong Bongget ngayon? Aba, parang ginagay si Sherwin, parang Santa Claus din, ha? Abay, mamimigyan na ng titulo ng lupa doon sa Mindanao. Paano mo adagitay kay Eliam Apurita Ilocos, Lubakia? Di mo lilipatan na apo, Presidente. Ano daw lang kay after? Ganun ba? Kunada apo, adagitay kay Eliam din tayo amyanan ka, apo, charity. Hindi ko na maintindihan yan. maintindihan mo to. Ayan, apo, charity begins at home. Ayun, naintindihan ko. Mamimigyan din ng titulo ng lupa sa Mindanao. Saan sa Mindanao? Aris 14. Teka, di ba ba umuwi ang Pangulong Marcos? Parang umuwi na siya, Lakay. Nasa tawi-tawi siya kahapon, ah. Ay, oo nga. Nagtawi-tawi nga pala siya. Ayan, natulog ba niya sa Bunggaw? Ayan. Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, mula sa pamamahagi ng presidential assistant kahapon, distribusyon naman ng mga titulo ng lupa ang aatupagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Nasa Mindanao pa rin ang Pangulo para pangunahan ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa agrarian reform beneficiaries sa Coronadal City sa South Cotabato at Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Ayon sa Department of Agrarian Reform, aabot sa higit 4,000 Certificates of Land Ownership Awards of CLOAS at Electronic Titles o e-titles ang ipamamahagi sa Coronadal City. Saklaw nito ang halos 6,000 ektarya ng lupang sakahan. Sa Dipolog City naman, halos 4,500 magsasaka ang tatanggap ng CLOAS at e-titles. Saklaw nito ang higit 7,000 ektarya ng lupang sakahan. Lakay? Ayan, ilang titles? Ilang libong titles? Yung sa Coronadal City, Lakay, ay yung exacto ay 4,351. Wow. Para yan sa 6,000 ektarya ng lupa. Yung doon naman sa Dipolog City, 4,500 na mga titulo ng lupa. Ang saklaw niyan ay
higit 7,000 hektarya ng lupang sakahan. Wow. Eh, dito sa Metro Manila, kailan may magigyan ng titulo ng lupa, Presidente? Saan nila kayong mga lupa? Oo, nung napirmahan yung bagong batas dito sa agrarian reform, nag-umpisa na yung pamamahagi nito dahil may target nga sila. Ang binabagin ni Presidente, nasa 65% na dun sa kabuang programa ang na isa katuparan. Ayan, well, sana nga ay Mindanao, Visayas at Luzon. Ayan, at Metro Manila. Eh, sabi ni Secretary Acosar, marami daw na nakatiwangwang pang lupa dito sa Metro Manila eh, ha? Baka marami pa nakatiwangwang dyan sa BGC. Ayan. Ay, oo, Lakay. Kaya nga, may utos din si Presidente dyan, Lakay, para sa inventaryo ng mga lupa ng gobyerno, lalo na yung mga nakatiwangwang para mapakinabangan. Gawing housing project. Yes. Okay. Okay, so hindi ba mo yung presidente? Nandun siya kahapon sa Tawi-Tawi, di ba? Oo nga, kapag ganyan lang kay wala nang wala nang uwian. Tungkol sa, hindi naman. Siyempre hindi pwedeng security, security purposes. Okay, ayan. Pala ko, natulog sa kama yan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay, Sister El. Maraming salamat, Let Narciso. Ayan, hindi na kasama sa biyahe sa Mindanao. Mm-hmm. Para eto na, sandali lamang Manang Milky, ha? Baka mapanis yung pang-aginaldo ni Sherwin. Ito na ang Santa Claus ng bayan. Andito na, papunta na agad. Malayo-layo pala kay, para nasa EDSA pa. Nasa monumento pa si Sherwin eh. Andiyan na yung winner. 215 days Lakay. Wow. Pasko na. Talagang pinangatawan mo na yung countdown mo, ha? Siyempre, mayroon kang pa Christmas song. So dapat may pa Christmas countdown. Oh, sige, tawagin mo na Aninong ng Bayan. Dahil tayo ay may winner na sa ating Malakash stickering promo. Nandyan sa harap ng MBC, MMG Building, si Sherwin. Sherwin! Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakash ang dikit stickering promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ano, may listahan. Kakapatugtog mo yan, Lakay. Listahan ko parang na sobrang haba. O, tawagin mo na Sherwin. Baka Sherwin, mamaya mapanis sino yung mapremium niya. Mapanis yung 1,000. Hindi mapapanis yung Lakay. Pag napanis, kukunin ko. Sherwin, sino ang unang sumugod at nanalo ng 1,000 at may pa-vitamin E pa, Lakay? Mm-hmm. Sherwin! Yes, maganda umaga, Sister L, Lakay. Meron na nga nalo. Ang bilis. Ilang minuto pa lang pagkakaanunso ni Lakay Deo. Sunod-sunod na nagdatingan dito sa harapan ng MMG Building. Oh, ilan yan? Kababayan. At sana nakikita sa Zumba. Ayan. Wala kayong Zoom. Palagi ko mga taxi drivers ito. Mga maisipag natin mga drivers. Mga taxi driver. Baka mamaya umaali-aligid sila kasi Friday, alam nila. Oo, Lakay, TV Tech. TV Tech tuloy. Kasi ano yun. Angkas, ha? O Move It, Pick Up? Ayan. Pick Me Up? Grab. Oh, Grab. Grab It, eh. Oh. Grab. Ano, nagpalagay na nga DJ Ray Speaker. Nakakarami na to ng dikit. Oo, yan, oh. Patuloy na. Limited na yung dikit. Ibig sabihin, nakatutok talaga sa DZRH yan. DZRH, pangalan Ernesto Vergara Jr. O, natatanda ako si tatay. Avid listener na talaga. Nauli lang ako ngayon, natsambang ko rin sa wakat. Nakauna rin. Ayan. Araw-araw, nung nakaraan, gusto ko sumunod nung nakaraan, nasa Talinsay si Sherwin, hindi ka makasunod ng Talinsay. Ang layo. Ayan. Taman yung Talinsay. Teka, kuya. Sherwin, ibigay mo lang yung premium. Baka may pasayero pa si kuya. Oo nga. May pasayero ka ba, kuya? Okay.
may matindi yung isang taxi yan, no? Pinababa yung pasahero. Naku, bira naman. Pinababa yung pasahero para sumama dito. Tapos, nakuli siya. Malilate na siya sa opisina yung pasahero niyan. Ayun, naka 1,000 na si tatay. Mukhang action star si tatay la kayo. Oo nga, ano. T-shirt. Aba, yun. Si wagi-wagi. Lalo kang lalakas ang lomo kapag naka-vitamin E ka. Lakay, ilang kutsarita ito, lakay? Ilang tatlong kutsarita lang, kuya, ha? Ayan, pagkatapos umamaneho, ha? Pumasada. Tama-tama, may kulutan ng karne rito. Oh, naka... Ano rin, may Cesar, salamat sa DJ Rex. Mabuhay ang DJ Rex. Long live. Ayan, mabuhay ka kuya ha. Ingat sa pagmamaneho. Ayan, thank you. Ako po akong followers ng ano. Dati po akong disyarit, operation tulong ng taxi driver ako, panahon pa ni Manny Bal. Uy, naku talaga naman kaya pala eh. Tapos, anong panahon ni ano ni Tata Jotarok at Andy Verde. Andy Verde. Ayan. Alam ko po yan. Aha. Okay, kuya. Ba, dahil pa, urig pa ng member ng Operation Turong ano ito. Ano pala talaga to eh. DZRH. Grupo ni Eddie po noon. Dito kami sa URM nakabase. Tapos ang station nyo pa noon sa Makati, sa Esteban. Opo. Ba, alam na alam. Lakay mo sa alam niya. Kaysa sa akin. Okay, kuya. Maraming... Thank you po. Ingat po. Maraming salamat, kuya. At ingat sa pagmamaneho. Sila sa likod ang hihingi ng aksi. Oh, si. Ayun, nagbaba ng pasahero. Sino naman ito? Oo. Oh, yan, dahil medyo na huli ka. Kaya mga susunod na mga pagkakataon. Teka, Sherwin. Yung nahuli, bigyan mo ng vitamins. Ayan. Nabigyan din natin ng vitamin E, ng vitamin RC. Yan, ha? Ayan. Bigyan pa ng t-shirt. Lagi ako nakikinig sa'yo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Anong pangalan mo, kuya? Pangalan mo Al Ferrer. Ano po? Si Al. Al. Ay. Ayan, hello po. Alden Richards. Ganda, kumusta po? Okay, sige po, kuya. How are you? Oh, hi, hello po, kuya. Thank you for listening. Akala ko sabihin kay Sister Chup-chup. Okay. Sige, kuya, yung pasahero mo, baka ma-late na. Thank you. Ingat po. May naunan. Sige po. Kaya naman, pabilisan lawak, kaya maralo ng 1,000 pesos sa Diesel Ace Mask Malakas promo. RX number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama sa Ayong Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, Kuya Al, at sino yung isa? Nakalimutan ko yung pangalan ng dating Operation Tulong. Ayan, kaya pala lakayo. Mga nakatutok talaga sa DZRH. Anyway, maraming salamat po. At yan ang ating... DZRH Malakas stickering promo. Standby, Val Gonzalez. Anong ginagawa mo sa Santa Rosa, Laguna, ha? Anniversary ng PNP SAF, ha? Bawal na bang magbigay ng bodyguard ng SAF, ha? Chinese Nationals, ha? Standby, Val, standby, Raymond at Pasi, standby, Milky Rigonan. Good morning, paring Tolits. Ayan, Lito Palapag. Sige, palit tayo ng polo, pre. Meron bang pinag-iinitan ba yung polo mo, Lakay? Oo nga. Parang gusto ko nga din isuot yan. Oo, sige. Pakihubad nga, Lakay. Palabang, ano, ha? Mamaya palit tayo. Mami, naka-dress ka na. Parang abing adalin na yung bagabigat. Dr. Ruela Aguila, ha? At Manny Grate at Kuyang Robin Go and ating Christine. Ayan, salam. Maganda umaga po. At Noble Bats, Romeo Moniz, ha? Aba, ikaw-ikaw sa nasa Hot Sands ngayon sa ceremonial ng Shriners dyan sa may Mindoro. At get well soon, Lola Malo Cabral. No nga, Tita Ems. Pagaling ka, ha? Oras, Sister L. It's 8:52. Oh,
Hanggang dito sa Friday, chill-chill lamang po tayo mga kuya, mga ating mga lolo, mga lola. Ha? Kailangan ni stress-free ang weekend natin, yes, di ba? Dapat ano lang tayo lakay, huwag tayong masyadong seryoso. Yes. Baka mamaya masyonda ka na agad. Ay, illustrious potentate June Espino, ha? Huwag masyadong matas yung auction natin sa ating ceremonials niyan sa mga shriners sa Mindoro, ha? Magandang umaga mga novices. At batiin lang natin ang happy birthday si Kuyang Riley Brian Salvador. Aba, happy birthday Kuyang. Binabati ni Kuyang daddy mo, Kuyang Riley, ha? At siyempre mga brethren sa Chodoro Makalma Kalamasonic Lands number 136. Nako, bukas babaha ang emperador dyan. Bakit lakay? Birthday niya eh. Ayan. Ay, ganun. At may conferral pa kami, ha? At happy birthday din kay Architect Lefty Del Rosario. Ba, Lefty talaga, ha? Kaliwete ka ba talaga, Architect? Ha? Binabati ka. Oh. baka magalit si Mrs. nito, ha? At binabati ni Architect Segi ng Kabugao, Ilocos Sur. At belated happy birthday din kay Manang May Cabie Sabater. Ganda-ganda sa'yo ng kanyang birthday party kahapon. Oh. 70th birthday. Wow naman! Pero walang kakupas-kupas, parang pang Miss Universe pa rin. Talaga lang. Mm. Parang yung, may controversy pala dun sa Miss Universe. Ay, Miss Universe Philippines? Oo, anong sinasabi ni Morley kanina na lutong Macau daw? Hindi, kasi lakay, parang mayroong mga, alam mo naman kapag ka sa isang pageant, yung public, ay mayroong mga manok yan, yung mga bet-bet nila kung sino. Yung opinion ng publiko ay, ganito ang dapat manalo. Mm-hmm. So, at saka, yung medyo hindi ini-expect ng tao lakay yung nanalo. At dahil ba sa kanyang kulay? Actually, Phil-Am kasi siya lakay. Oo nga, Phil-Am. Pero, black siya, di ba? Mm. Ayan. Pero sa mga hindi... Pero ang ganda niya lakay, mukha siyang Barbie. Ay, oo, tsaka magaling. Magaling siya. Narinig ko na sumagot nun sa... Doon sa Arete. Arete resort ni bossing Tony ko, ha? Nandun ka Kuyang Felix ko. Ayan. Smart. Si Bulacan. Ang galing. Si Chelsea. Pero sa mga buwabati ko sa kanya, huwag mong pasinin yan. Miss Manalo. Chelsea Manalo. Manalo. Alam mo lang kayo sa opinion Manalo ko lang. Manalo pa na. Mm. Pagka nung pinanood ko, deserve naman niya daw si Atisa Manalo kasi lakay. Yung manok din ng marami. Sina? Manalo. Atisa. Atisa. Manalo ng Quezon Province. Oh, sabagay, maganda rin yun. Yes, maganda at magaling din. Eh, siyempre, ang gaganda nila, wala kang tulak kabigin. Totoo lang ka. Yung top 10 natin sa Miss Universe Philippines, ang gaganda. Pero, brains and beauty and black is beautiful. Yeah! I want my baby back. It's great, it's great. Ayan, Governor Daniel Fernando, ipatawag mo sa Kapitolyo si Miss Universe Chelsea, Philippines. No? Chelsea Manalo, bigyan mo ng pabaon, ha? Naku, feeling ko susuportahan naman talaga ni Gov. Pabaon ng moral support. Ayan. Yes. Sandali lamang, andyan na ba si Val Gonzales, ha? Mukha pero, na dyan nalakay. Pero sandali lamang, Val, abay, siyempre, sa mga binati natin ng happy birthday. At o nga pala, ha? Kailangan ni babaha din ng emperador niya sa headquarters ng Philippine Navy. Happy anniversary Admiral Flag Officer and Commander Foink, Admiral June Adasi, ha? Alam ba tayo diyan Admiral, ha? Binabati ka rin ni Admiral Toto Goles. Ayan, sa lahat ng mga taga Philippine Navy, happy anniversary. At para magandaan yung celebration, abay, kailangan ni meron tayong emperador double light dyan. Doble suabe, doble sarap. Para doble ang kasiyahan, doble ang tawanan. Masaya ang barkada, ha? Masaya ang buong tropa ng Navy, ha? Magaan na inuman, easy-easy lang yan with emperador double light. Dahil doble suabe, doble sarap. At hindi lang ang Navy, ha? Pati rin ang Philippine National Police Special Action Force. Ayan yung SAF, ha? Abay na nagdiriwang din ang kanilang 41st anniversary ngayon. Abay, kailangan dyan na Val Gonzales, may emperador. Sirba ang chief ng SAF ngayon, ha? Every moment, ang gaan with emperador, double light.
Emperador Double Light, doble suave, doble sarap. Eto na po si Val Gonzalez mula sa Santa Rosa, Laguna, ha? Abay, hahabol ba ang Pangulo Marcos? O sino ba ang pupunta dyan sa anniversary ng PNP SAFA, Val? Val Gonzalez, please come in. Mayor, pinangungunahan mismo nitong si PNP Chief General Romel Marvil itong ika-apat na patisang anibersaryo ng Elite Force ng Pampansang Pulisya, ang Special Action Force. Ito'y nangyayari ngayon dito sa headquarter mismo ng PNP SAF, dito sa Force Santo Domingo, dito sa Santa Rosa, Lagula. May mahalagang binibitaywang salita ngayon itong si General Marvil. Ito'y mga puti. Interview ng media, ang kanyang binabanggit ay may mga gugulong na ulo. Dun, ito yung may kinalaman dun sa usapin ng moonlighting o yung pagbibigay ng seguridad ng dalawang miyembro ng PNP SAF doon sa ilang mga Chinese national. Pakinggan natin itong nagpapatuloy na ambos interview kay General Marvin. Until po ng VIP, hindi po namin trabaho yan. Hindi po ano yan, natin. The only five, doon na pwede natin bigyan sa President, Vice President, Senate President, Speaker, and yung Chief Justice natin. The rest, nagbibigay po ang PSPG pagka may threat level. Kung wala ho threat level, it's not our job. Sabi mo po po nung Binabanggit itong si General Marvil na tanging ang PSPG lamang ang maring magbigay ng seguridad sa mga VIPs. Hindi ho maganda yan eh. The mere fact they're doing moonlighting, hindi po tama. Kesa sa po, any police unit, hindi po kami. It affects po yung PNP as a whole. And remember, ang hinahabol po namin is to bring back our dignity. Yun po yung gusto ko dito sa PNP. For itong incident sa SAP, meron na mga controversy like HPG, nag-escort, using motorcycle. Meron din ba kayong directive sa Highway Patrol? Okay, yung mga sinasabi mo nagbibigay ng high patrol group, no, that's not true. Hindi po high patrol yung man yun. They are using the name of the high patrol. And kaya nga, we are changing po yung mga, ano na mga, yung mga, ano po na mga motor. Marami na pong gumagay doon sa motor namin. Ang sabi ko lang, you just report po yung mga ano, ang pwede lang po mag nakikita yung escort, yung may mga best po ng HPG. The rest, hindi po sila authorized. Just remember, yung mga pwede lang po magbigay ng motorcycle escort is the one with the vest na nakalagay HPG. The rest is bogus. We just report it and I'll ask the commander po ng HPG to arrest them. General Kumigad. Yun po yung guidance. I talk to him, I order him talagang to cleanse po yung mga taong gumagamit sa name ng High Patrol Group. I used to belong to High Patrol Group. Marami pong gumagaya sa amin. Marami pong ano, yung mga civilian na we train, yun po yung nagpapanggap na High Patrol. But they are not authorized po. Mayor, yan lamang yung ilan dun sa malagang pinabanggit ngayon. Itong si PNP Chief, Police General Romel Marvil. Ulitin ko lang ang kanyang pinabanggit. No threat, no security. Ito yung polisiya. Tama, oo. Siguro dapat gawin na rin ni General Marvil, atasan ng PSPG, siguro review kung sino yung mga nabigyan ng mga bodyguards na PNP police escorts sa ilang mga sibilyan. Malamang Mayor, yan na yung isusunod ng PNP dahil yung usapin ng moonlighting ay nasa opisina na nitong si General Marvil at pinaiimbestigan na ito. Kaya kahit ano yung pangungulit ko kanina doon sa ilang matataas na opisyal ng PNP Special Action Force ay ayaw na nilang magsalita dahil ang usaping ito ay ang pinuno na mismo ng pampansang pulisya, General Marvil, ang siyang mangangasiwa. So yan yung pinakahuling kaganapan mula rito sa nagpapatuloy. Siya nga pala, Mayor, yung counterpart ng PNP Special Action Force sa iba't ibang mga bansa, katulad ng O nga, may nakita kong puti sa video mo. Sino yung mga foreigner na yan, mga puti? Yan yung mga counterparts nila, Mayor, sa bansang Amerika na sila ay nakikipagpalitan ng mga kaalaman pabor sa Philippine National Police
at pabor din sa Amerika dahil meron ding natututuhan ang mga maunlad na bansa sa kanilang exchanges of information kung ang pag-uusapan ay ang pagbibigay ng seguridad. At kanina dun sa talumpati nitong si General Marbil ay kanyang binabanggit na hindi na lamang usaping internal ngayon nakatoon ang PNP Special Action Force. Sa loob na yan ang susunod na dalawang taon ay makikita na rin ang paggampan ng PNP SAC sa panglabas na usapin ng bansa. Mula mga external threat. Oo, yun na rin. Dati kasi Mayor, dun lang sa mga insurgency at counter-terrorism, hostage rescue, search and rescue at iba pang mga special police operations, yung pangunahing papel ng PNP. Pero sabi nitong si General Marbil, sa bagong Pilipinas, ang atas ng Pangulo ay idisama na rin yung pagbabantay at paggampan dun sa tungkulin sa external affairs ng ating bansa. At yan ay mangyayari sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So yan pa rin ang pinakauling gaganapan mula rito sa Fort Santo Domingo, ang punong tanggapan, headquarter ng PNP Special Action Force dito sa lalawigan ng Laguna. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa sarbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdaming bayan. Maraming salamat, Val Gonzalez. Fort Santo Domingo para dyan sa Santa Rosa. Mm-hmm. Alam mo dyan, kinulong si Nurmi Suwari noong araw. Noong araw. Oh. Parang nagkataon, tas na doon si Val. Tas ngayong araw may promulgation ng kanyang draft case. Alam mo lang kayo, may nag-comment dito, ang pogi daw nung sundalo. Naloka, na-distract ako sa comment. Sabi niya, ang pogi naman ng sundalo. Kala ka sabi niya. Yung puti. Kala ka sabi niya, pwede yung palahe. Loko! Ba't ka ganyan? Eh, marami nang ganyan. Hindi ka na nasyasyak, Sister L. Ito mo na report kay Raymond. Ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales, aba naman lakay, siya ay mag-i-staycation sa Senado. Oh. Eh, paano yan? Sineje, recess na. Oo nga. Eh, paano yan? Hanggang sauna yan? Hanggang July siya dyan? Eh, alamin natin lakay kung hanggang kailan. Dahil siya ay mananatiling nakakulong dyan sa Senado. RH28, Raymond at Paz. Lakay Raymond. Kailan at Mayor, mahabang bakasyon ang kinakaharap ngayon itong si Jonathan Morales para manatiling siya sa detention facility ng Senado. Ito matapos ang kumpirmahin ni General Roberto Angkan ng Office of the Sergeant at Arms o yung USAA na wala pang kautusan para ito ay mapalaya sa kanyang pagkakakulong. Noong isang araw ay binisita siya ni Senator Dinggoy Estrada para kausapin dahil si Senator Dinggoy ang nagpa-content sa kanya sa PDEA leaks investigation. Pero nung paglabas ni Senator Dinggoy, ang sabi nito ay hindi pa rin siya nakumbinsi doon sa pinagsasabi ni Morales. Hindi pa rin daw ito nagsasabi ng totoo. Kaya't mananatili siya sa kulungan dyan sa Senado. Nauna nang nagpahayag ng ang kagustuhan itong si Senator Bato de la Rosa na siyang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Napalayain si Morales at yung dating NAPOLCOM employee na si Eric Picoy Santiago upang dahil CID na nga ang Kongreso, pero tumanggi ngayon itong si Senador Dinggoy Estrada. Yung dalawa ay matatandaan na magkasunod na site for contempt sa PDEA leaks investigation dahil sa paniniwala ng mga senador, sila ay nagsisinungaling. Raymond, ano pala nung kasama ni Jonathan Morales na nakadetain sa Senado? Eric Santiago. Eric Coy Santiago. Ano siya, police? Dating, sabi niya, dati daw taga-Napolcom eh. Ah, dating taga-Napolcom. Katunog din ni Morales. Pag nagsasalita, pareho. Katunog din ni Morales yung kanyang tunog. Ito yung naging papel kasi nitong si Santiago, siya yung nagpapakilalang na may linya siya sa Malacanang. Lalo-lalo na yung binabanggit yung pangalan ni First Lady. At gusto rin niyang tumigil na si Morales sa pag-testify. At kung hindi, ipapapatay siya. Yun ang kanyang binanggit. At
Eh, nung tinatanong na siya ni Senator Bato, sabi niya, nagsinungaling daw ito, nagkwento lang, akang isip lang daw niya yun. Nag-isip si Senator Bato, ayun, pinakulong. Ito ba yung naka-checkered? Yan, yung... Yeah. Yung naka-backpack? Yun. Nung sa hearing talaga, hindi siya handa, Mayor. May backpack na agad. Ilalang na niya eh. Teka muna. Yung mga nakadetain niya sa Senado, free board and lodging ba sila? Sagot ba ng Senado ang kanilang pagkain? Oo, Mayor. Sagot ng Senado. Yung kanilang gastusin. Uh-huh. May bantay pa. May bantay pa. Kaya, pa. Kaya lang mahirap yung kulungan niya sa Senado. Hindi yata aircon. Ang nakita ko doon sa video, electric fan eh. Electric fan, medyo mainit yun dahil katabi mo doon yung parking area sa ilalim. Okay, sige. Okay, maraming salamat, Raymond. Magkakalaman kung ang sabi ni Senator Dinggoy, lalaya daw siya, si Morales kung makakuha ng temporary restraining order mula sa korte para sa kauna-unahan sa Pilipinas. BBR Rich, ito si Raymond Alpapo. Ito si Pagbabalita. Sandali lang, maraming salamat Raymond. Sandali lamang Het. At ito muna ha. Meron tayong report muna dyan sa Kamara de Representantes. Mukhang patungo dyan ang Bicol Express. Tatawa naman ako, Lakay. Paborito ko pa naman yan. Ayan. Pag sobrang anghang. Patungo ng Kongreso ang Bicol Express. Pagkain yung tinutukoy ko. Hindi trend. Senate President Mig Subiri. Hindi. Ay, hindi ba cheese yan? Escudero. Ay, ano ba yan? Cheese Escudero. Okay, proceed. Speaker Romualdez umaasa sa magandang resulta ng meeting niya kay Senate President Cheese Escudero. Detalye balita mo, RH12. Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister L, inaasahan ni House Speaker Martin Romualdez na magiging mabunga ang meeting nila ni Senate President Francis Cheese Escudero. Reaksyon to ni Romualdez ang matanong matapos ang inilungsad na bagong Pilipinas Service Affairs sa Tawi-Tawi. Ang kay Romualdez sa ngayon ayaw niyang ipalagay na tutulang Senado sa isinusulong na amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution sa ilalim ng Escudero leadership. Sabi ni Romualdez, malinaw ang posisyon ng Kamara na economic provision ang tanging aamyendahan para makatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Pero tingnan natin kasi hindi kami pa nag-usap, hindi kami pa nag-meeting. Basta yung hangarin lang po ng House ay economic reforms and economic amendments para yung buong Pilipinas, all-inclusive economy, ay makaka-beneficio sa lahat ng taong. Makikipag-usap po kayo ba? Makikipag-usap kami. Una rito, Lakay at Sister L, sinabi ni Escudero na habang naka-adjourn ang dalawang kapulungan ng Kongreso, plano niyang may pagtulong kay Romualdez. Tulad ni Romualdez, umaasa rin si Escudero na magiging maganda ang resulta ng meeting nila, walang bangayan at maayos ang relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso na hindi nagpapalitan ng maanghang na salita. Yung schedule ng meeting, Lakay, ang sabi ni Senate President Cheese, is scheduled daw within this month or next week habang naka-adjourn ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero ayon sa House Speaker, handa siyang mahipagpulong kay Senate President Escudero. Si Milky, si Senator Cheese ang pupunta ng House o si Speaker ang pupunta ng Senado? Depende, Lakay. Meron sila sigurong venue Na kung saan gaganapin yung kanilang meeting. Hindi ko lang alam kung maghahanda ng Bicol Express, sabi ko. At si Sir L, kung ano yung magiging nila. Pero ang agenda nga, Lakay, ang sabi ni Senate President Cheese Escudero, ayaw niya kasing maging, kumbaga ay parang ang term niya nung press con sa Senate, naglalaba ng maduduming damit sa publiko. Sino si? Ayaw niya na maging ganito. Si Senator Cheese. Senado at Kamara. Mahipag-usap sa House Speaker para maging maayos ang relasyon. Ayan, magkakaroon ng collaboration. Ayan, para matuwa ang mga taga gilid-gilid ng Pasig River. Unity. Para may ipasa yung mga yung mga important bills na isinusulong ng Malacañang. Hindi na natitenga at nababaril. Napapanahon yung meeting na ipapatawag ni Senate President kay House Speaker habang naka-adjourn at bago naman ang SONA,
ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo. Okay, maraming salamat, Madam Milky. Happy weekend, Lakay, Sister L, para sa kauna-una sa Pilipinas, GCRH. Ako si Mil Gregunan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. TGIF, thank God it's Friday, manang Mil Gregunan, at good luck kay Senate President Chis Escudero, dahil kung maganda ang takbo, ayan, relasyon niya dyan sa Kamara, ayan, hindi mapagbibintang ang... obstructionist ang mga senador. Ayan. Pero tingnan natin kung paano marerenda ng Senate President ang mga senador. Ha? Abay-abay dahil mukhang dumadami ang mga taga-oposisyon. Eh baka yung madiskaril yung biyaheng Bicol. Pero alam po niyo, mahabigan, kung maganda ang renda ng Senate President, cheese, baka gumanda ang biyahe ng tren, ha? Baka yung itong kakarag-karag natin, maging bullet train yan, ha? At yung takbo ng Bicol Express, baka umabot ng hanggang 2028 yan. Wala kayo, na-excite ako dyan sa Bicol Express na yun. Gusto ko ma-experience yung sasakay ako tapos pauwi ako sa amin. Oh, kita mo, ha? Ayan. Kasi ang mahal ng aeroplano. Eh, kung ibuhos lahat ni Senate President Cheese ang kanyang pork barrel dyan, aba, hindi malayo na maayos ang train ninyo patunang Bicol. Oras, Sister L. 19 minutes after 9. Ang oras ay hatid sa inyo ng... Paring manding bahakan at Mr. Michael is my guy, ha? Hi, good morning po! Ayan. Padadalang ka daw sana ng dala ni Mr. Michael, guy, kaya lang tumataas, eh. Ayan. Sir Michael, kahit ano lang. Opening ng trading ngayon, 58 pesos and 30 centavos kada dollar. Oo, nga lakay. Pero parang medyo bumaba konti. Kumpara ng mga nakaraan na lakay. Tama? Hindi, opening pa. Hindi, 58.27 yung pinakahuli. Kahapon, okay. Hindi, ano isang araw yung pinakamataas. Matutuwa ang kapatid ko niyan. Ba't dollar ba ang tinatanggap niyang sweldo? Ay, galing sa kanyang asawang seaman. Ay, mga pamilya ng mga OFW, sa good news sa kanila yan. Ha? At siyempre yung mga exporters. Ayan. Ay, good morning, paring manding bahakan. Ha? Kumusta ka na, pare ko? Ha? At get well soon kay Ayet Sinchongko. Andiyan na ba si Senator JV, ha? Abay, Mr. President, abay, pirmahan nyo na yung bill, ha? Ni Senator JV Ejercito na gawing non-bailable offense ang agricultural smuggling, ba? Maganda ito, ha? Ang author po ay si Senator JV Ejercito. Ito ang kanyang tugon doon sa mga nangyayaring smuggling po na agricultural products, ha? Tulad ng asukal, bigas, sibuyas, bawang, ano pa ba, ha? Ayan. At yung aba, mabigat, malinawan ka natin, sino ba ang ano, ha? Sino ba ang dapat maparusahan ng ano, itong non-bailable offense, ha? Abay, pati ba yung mga hoarders? Ayan. Ito ay tatawaging Anti-Agricultural Economic Sabotage Bill o Republica number 10845 kapag pinirmahan na ng Pangulong Marcos. Maganda yan, Malay. Pero habang wala pa si Senator JV Ejercito. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Makalma. Kung wala si Deo Makalma, kulang ang almusal ko. Alam niyo ba, mahabigan, na isang airline company ay may malaking utang, Sister L, sa isang businessman politician. Lakay, bakit nang utang? Abay, ayon na sa ating bubit, Sister L, itong isang airline company ay medyo malaki ang pagkakautang sa politician, businessman, congressman, Sister L. Ang dami naman na, pera ni Kong. Hindi na sila negosyante, eh. Ayan, Pero nangutang sila, Lakay. Actually, service na hindi binayaran, Sister L. Ganon?
Dahil ayon na sa ating bubita, Sister L, abay, naalala mo nung kasagsagan ng pandemic at yung ano ba? Naalala mo yung na-paralyze ang airport? Ah, January 1 yan. January 1. Bungad ng taon yan, Lakay. Abay, alam mo itong isang airline company, Sister L. Kinuha ang service nitong si actually former congressman ito, Sister L. Okay. Ayan, former siya, congressman, businessman. Yes, okay. Hindi na siya incumbent. Okay. At nasa bus transportation industry. Oh. At ayon na sa ating bubit, Sister L, itong airline company ay kinuha ang serbisyo ni dating congressman. Okay. Ang kanyang mga bus. Okay. Di ba minsan sa airport pagka nagtitipid yung airline company, di ba, bakit pinapasakay ng bus yung mga pasahero patungo sa eroplano? Ano pala yan? Tina-transport. Ano pala yan, Sherwin? Di ba dapat may tube yan? Pagpasok mo sa airport, may tube ka nadaanan. Dadaanan mo. Papasok sa eroplano. Mahaba. Para siyang ano. Mahal pala ang bayad nun. So kaya tina-transport na lang through bus para pagbaba, akyat na lang ng eroplano. Yes. Doon na lang sa ladder. Doon na lang sa default. Wala nang extension. Ayun. Mas mura pala pagka isasakay sa bus. Kumpara doon sa tube, may na bayad pala yun. Ilalatag para, kasi di ba Lakay, parang idinudugtong na yan sa mismong facility, yung sa airport, tapos maglalakad na lang mismo doon. Pero kaya pala, na-experience ko na yan, diba? yung tinatransport. Ikot-ikot ka pa. Sabi ko, bakit alapit-lapit lang? Ba't di nalang ilapit yung aeroplano dito? Sabi nung bubit natin sa airport, mas nakatipid yung airline, pagka airline company, pagka bus, ayan. Kaya pala. Kasi, di ba kasama na sa service ng ano yan, ng airport o na yung ano, may bayad pala yung Sister L. Parang naalala ko yung airline company na nasakyan ko na ganyan, nagta-transport ng pasahero. Ayan, no? Actually, hindi lang naman dito sa Pilipinas. Maski sa abroad, meron din ganyan. Lakay, sa ibang bansa, meron din. At least nakatuwa naman doon sa abroad, minsan yung ano, maayos yung train nila. Train naman. Ayan. Train, Ayon na sa ating bubita, Sister L, abay, itong airline company, Sister L, pinadalhan na ng maraming demand letter, ha? Ooh, may pa-demand letter na. Nako. Kaya lang kung nagbabayad naman, ayan, itong airline company, ha? Kaya lang parang Bombay, hulugan. Seryoso ba? Oh. mantakin mo, ang tagal nang naningil itong si congressman, businessman, politician. Abay, umabot pala ng 9 million na Sister L. 9 million? Yes, ang kanyang pagkakautang. Ilang taon na. Ayan, So, kung ilang taon na yan, dapat yan mayroon ng ano lakay. Ba tawag doon? Interest. Diba? Dapat singiling interest. Dapat may interest yan. Hindi na nga nainingil na interest yung businessman na politician. Mabayaran na lang. Kaya lang kung magbigay daw, magbayad, 500,000. Ayan, Kaso Lakay, paano mo naman sisingilin ng interest yan kung yung buong halaga ng utang hindi mabayaran? Pero pwedeng patungan na interest yan. Nagbigay pa ako ng idea. At ayon sa ating bubit, hindi lang pala itong si businessman politician ang may utang itong nasabing airline company, ha? Aba, yung isang company ay mas malaki pa yata utang, 10 million ba? Kuyang, ha? Grabe yan naman, Lakay. Parang kumikita naman sila ng malaki, ha? Yun nga. Malakas ang kita ng mga airline company. Yun nga, Sister L. Ayan. Ayon na sa ating bubit. Naku, itong airline company, dyan pa naman piloto isang kaibigan natin. Alam mo ka mamaya yan? Nandun pa FA yung isa kong... ganun ba? Baka mamaya. Kung pares tayo nang naiisip. Ayon na sa ating bubita, Sister L.
ang airline company, ha, na ilang taon nang hindi nagbabayad ng kanyang utang sa isang businessman na politician at isa pang negosyante, ay yung airline, Sister L, dati pag-aari ito ng congressman din, eh. Kaya lang eh, ibinenta na yata. Ayan, yung kanyang share. Ayan. So pero yung isang piloto dyan eh, kilala natin. Ayan. Oh, talaga. Indonesian company na yata ito ngayon, eh. Ah, ha? Hindi na siya, ano na. Oo. Kasi hindi pa rin nakakabayad. Hindi man nakabayad. Ayon na sa ating bubite, Steve. Ayan. Hindi naman yan, ano. Ang airline na company na... Baka sabihin ni Sir Steve, ha? Ayan, Steve, baka pwede kang makatulong, pare ko, eh, ha? Ayan. Sisingilin? Kasi may inilapit ako dito kay Steve, eh, ha? May isang manager ng bangko, Sister L. Eh, ano ba nangyari, ha? Na bump off ba o hindi na delay, hindi natuloy yung flight? No, okay. Ni-refund naman. Ah, ayan, na-refund. Oh, kaya na medyo matagal-tagal ng konti. Yan ay sa tulong ni Steve. Dali sa... Ayon na sa ating bubit ang airline company na hindi pa nagbabayad ng utang sa isang actually dalawang bus company. Ay ang logo po ay kulay pula. Ayan. Ano ba yung may ibon ba 'yon, yung kulay? Parang hindi naman ibon 'yun. Hindi ba ibon? Ayan. Parang buntot yata 'yun. Parang buntot ba 'yon? Tingnan ko nga yung app ko, may app ako niyan, eh. Ayan. Basta ano 'yan, basta kulay pula. Ayan. Ayan yung airline. Doon nga FA yung kaibigan ko, Lakay. Ah, ganun ba? Malaki ba ang sweldo nila? Alam mo ang sweldo pala ng ano? Parang yata, Lakay. Medyo hindi, alam mo, parang napakaganda yung kanilang position, pero alam mo, Sister L, baba din pala ang sweldo ng mga FA. Depende yata, Lakay. Meron kasi silang may ano, level. Kung matagal ka na, kung pag matagal ka na, pagka senior cabin crew ka na siguro. Pero sabi na iba, ano yan, 25,000 pala ang sweldo nila, Sister L. Ang taas, literal na ang taas ng posisyon nila. Oo, siyempre. Pero akala natin yung notion natin na mataas ang sweldo niya, no? Parang akala din nila sa sweldo. Mataas pa lang sweldo ng mga OFW sa Taiwan. Ayan, sinasabi ni Secretary Bello kanina. 50+. Ayan. May nagse-70 pa nga, ha? Kaya anyway, 25K pa lang ang sweldo nila, ha? Na depende sa ranggo o kaya sa tagal. Anyway, ayon sa ating bubit, ang airline na pahirapang singilin ng isang businessman na politician. Sabi na natin, ayan. Parang hangin. Ayan. Alam mo lang kayong ano, logo kasi nila. Ngayon ko lang chine ko sa Google. Ano na lang pala, simple na lang yung logo nila. Ano yung logo, yung binabanggit mo yata logo nila, luma pa yun. Ah, luma pa yun. Oh. Anyway. Yung dati kasing logo nila parang may ibon. Ibon ba yun? Parang ibon yung, eh. Ibon kasi na, diba Lakay, before ang... Ibon na kulay pula. Ayan. Ang dati yung pangalan niya, ano? Yung parang iniinom? Hindi, ang pangalan niya, Air Asia. Dummy. Report mula kay Edniel Parosa. Alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa. Ang Philippine Navy, Lakay, ay sila ay nagse-celebrate ng kanilang anibersaryo din. Pambira itong si Admiral June, di nag-iimbita. Hindi nag-iimbita. Admiral June Adasi. Ayan. Dadala pa naman sana kung emperador dyan. Huwag ka raw mag-alala, papabalo siya ng lumpia. Oh, sige. Nandyan si RHF 52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Israel, biskwit pa lang. Biskwit pa lang ba? Ay, biskwit? Ano yan? Kape pa lang. Salonga sandwich ba yan? Salonga sandwich. Hello, pinantay ko nga yung Perador Life, Lakay. Ibinida na nga ng hukbong dagat, Lakay, ang replika ng Hayestar Missile na unang ginamit ng bansa sa balik at exercises ngayong taon. Isa lang ito sa mga halimbawa
ng modernized na umanong servisyo ng Philippine Navy at ang selebrasyon ng ika-126 na anibersaryo nito dito sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilbert Chinoro itong nagpapatuloy na event kasama sila ang Forces Chief of Staff General Romeo Bonner Jr. at Philippine Navy Flag Officer in Command Toribio Adasi Jr. Sa kanyang pampungad na mensahe, binigyan Toribio Adasi ang nagiging komplikado umanong tensyon na sa maritime domain ng bansa. Pero kagyat naman umanong humuhusay rin ng Pilipinas sa ulong hindi lamang na modernisasyon kundi ang mga kaalyado nitong kagapay sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept na diskarte ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos bukod sa bagong ship-to-ship missile na ginamit sa pagpapalubog ng barkong made in China nitong balikatan exercises na kadaong din dito sa headquarters ng Navy ang dalawang bagong komisyon na Pass Atlas Gunboat na kinamisyon lamang nitong araw ng Lunes. Para sa kauna-una ng Pilipinas, Diesel H. Edniel, ilan ba ang warship ng Philippine Navy? Nakula kayo, babalikan kita dyan. Pero ang latest, may dalawa tayong bagong gunboat. Gunboat lamang ito. Gagamitin ito parang force multiplier. Mabibilis, fast attack interdiction na craft. At maglalagay rin ng missiles dito sa mga binabagit natin. Ano. Pero yung warships lakay, siguro hindi ko kakabisado kung ilan yung warships natin talaga. Ayan. Okay, maraming salamat, Angel. Nagpapatuloy itong event dito at inaantabayanan yung naging mensahe ni Defense Secretary Gilbert Chinoro, of course, sa gitna na papalibot na issue pa rin dito sa AFP at sa AFP Western Command. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Maraming salamat, Edniel Parosa, mula sa headquarters ng Philippine Navy. Congratulations sa Flag Officer in Command, Admiral Toribio Adasi the Junior. Naingit naman ako dun sa Taiwan, ha? Abay, habang binubuli ng China sa kanilang military drills, ha? Palipad ng fighter jets sa mga warships. Abay, ang Taiwan, sinasabayan din. Palipad din ng fighter ano jets. Ano din lakay, no? Warships talagang, din. Sa bakala nyo, kayo lang. Kami rin, kami rin. Meron din naman tayo lakay. Palipad tayo dun, aswang. Sana huwag namang gawin dito sa atin yan. Naku, pagkaginawa ng China yung ginagawa sa Taiwan, naku, Diyos ko. Magmukhang kawawa tayo rito. Tinatawanan lang natin lakay, pero sana na wala, huwag naman. No? Kasi yes. Biruan kasi sa social media lakay, matagal na, di ba? Tayo daw, panlaban lang natin mga tik-tik. May ganun pa. May ganun ba? Yun daw, panlaban natin. Standby, Nicole Lopez, ating Your Business is Our Business. Maynila nakaselyo ng 10 billion pesos loan sa Metro Bank. Aba! Oh. You are in good hands. Ayan. Metro Bank. Kaya lang ang Metro Bank, sometimes you are not in good hands. Ayan. Why naman daw? Eh, yung ating statement of account sa ating credit card. Oh, anyari, lakay. Mukhang, ewan ko lang kung sila ang palpak o yung delivery service nila. Abay, hindi nagpapadala na, hindi nakakarating yung mga statement of account, Sister L. Ah. Lakay, mag-online ano ka? Eh, alam mo naman, takot tayo dyan sa teki-teki. Alam mo naman yan eh. Oo nga pala. Baka pero yung, dapat lakay. Alam mo kasi mabanggit ko lang lakay ang BPI, ano, since nabanggit mo, BPI maayos sa, lakay. Kasi mayroon akong app, mayroon din dumadating sa akin na physical na statement of account. Eh, abay, mantakim yung credit card ko. Eh, November pa huling dumating. Pero nung chinek natin, abay, regular daw. So, ang problema yung kanilang... baka yung courier lakay, courier delivery service. Oh. Eh, mas nakatakot yung kung courier service. Eh, baka mamaya. Saan dinadala? Oo, saan dinadala. Baka tinitingnan na yung kakampiramgot kung ano doon. Yung mga personal information mo, lakay. Ayun, nandun kasi yun. Address mo. Kaya, diba? Mr. Arthur T. Ayan, ng Metro Bank, ha? Abay, palitan nyo na, bossing, yung courier service niyo sa Metro Bank, ha?
Abay, baka mamaya ay delikado ang inyong mga customer, ha? Mm-hmm. Abay, kung kinukuha yung statement of account, hindi dinideliver, edi siyempre kung itinatago na yan, binubuksan yan. Mm-hmm. Baka mamaya kung saan mapunta yan, di ba? Mm-hmm. Kasi may mga ano dun, mga yes, detalye na private. Kaya paging Metrobank, ayan, sometimes you are not in good hands. Standby Nicole Lopez at siyempre pagka ganyan, ha? Abay, tumatas ang blood sugar natin, katunying, ha? Yung mga medya. Ayan, may medya, ha? Ayan, Apo Ala Villanueva, ha? Pero kung ihi kayo ng ihi, uhawin at pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam? Abay, maaring diabetes na yan, Boy Castoy, ha? Pericacho, ha? Ayan, kumusta si Pike at saka si Boy Kape, ha? Pwede mo ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya dapat ay mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan siyempre ng Cogent DB Plus. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigay ng nutritional support para pagbutihin ating blood sugar level, palakasin ang ating immune system para magbigay proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sabi nga ni Professor Boy Benesa, ayan, Prof, kumusta estudyante natin, ha? Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibilihan sa Mercury Drug at Watson's at online na rin sa Shopee at Lazada. Dumb-dumbing bayan. Oras, Sister L. It's 9:44. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Sincerely, oh yes, sincerely. Ayaw ni Chis ng divorce. No, no divorce. Aha, deal. Ayan, ano lang daw, ha? Pero hindi rin niya didikta ng mga kapwa senador, mga ateng, mga misis. Ayan, gamitin lang daw ang kanilang conscience vote. Yes. Pagdating sa pagboto ng panukalang batas na payagan ang diborsyo sa Pilipinas. Kasi aprobado po sa Kongreso ito, sa House. Yes. Kaya nasa Senado na nasa ang Senado na. Bola, ika nga. Ha? Sila na ang magbobola. So it's up to them kung lulusot o hindi. Ayaw ni Hart. Kasi hindi siya pa din bumoto. Ayan. Kay Senator Cheese lang. Pero ang sabi ni Senator Cheese, ayan, sincere daw siya kay Hart. And vice versa, ayan. At sabi niya ay ito, Dr. Ruel Aguila, ha? Anong sinasabi yung coal-fired pa yung trend patungo ng Bicol, ha? Bicol Express, ha? Coal-fired pa ba yun? Ayan, pero ang sabi ng Senator Chis, abay, matapos manalo sa kudita, ayan, hindi raw magiging rubber stamp ang Senado. Ayan, hindi magiging rubber stamp ng Malacanang ang Senado, mananatiling independent. Your business is our business. Anong report ni Bully? Pero Lakay, may pag-asa pa muna yata sa tayo. Ah, ba? Oo. Ay, Benny, pag-asa. Ayan, forecaster Benny Estaria. Benny, nasaan ang bagyong aghon? Ano na ang signal, ang nakataas? Good morning po, Sir Deo and Sister L. As of 4 in the morning po, ay namataan itong si Tropical Depression Aghon, 340 kilometers east of Hinatuan sa Rico del Sur. Ito po ay medyo mahina pa sa ngayon, 45 kilometers per hour po malapit sa sentro ang lakas na hangin at may bugso hanggang 55 kph. At inaasahang kikilos po pahilagang kanluran patungo po sa direksyon ng Eastern Visayas. So sa ngayon po, meron tayong tropical cyclone wind signal number 1 over Eastern Samar, then din sa mga isla ng Dinagat, Sargao, and Bukas Grande Islands dito po sa Mindanao del Norte. Kaya paalala po doon sa mga kababayan natin, it's possible yung mga malalakas po na hangin, direktang epekto na po nitong si Bagyong Aghon.
In terms of mga pag-ulan po, pinakamaapektuhan ngayong araw ng mga light to moderate with the times heavy rains ang Surigao del Norte, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, eastern portion ng Southern Leyte, and southern portion of Eastern Samar. At marami pa rin lugar sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao ang magkakaroon po ng mga pag-ulan sa mga susunod po na araw. Kaya laging paalala natin, maki-update po sa mga ilalabas na bulletins at advisories po ng PAGASA. Benny, yes, ayan, anong signal na number one? Anong mga lugar ang nakataas sa signal number one ngayon? Signal number one po, Lakay, ay Eastern Samar, Dinagat Island, Sargao Island, mm-hmm, and Bukas Grande Island. Saan yung Bukas Grande Island? Meron bang sarado? Magkatabi po sila ng Sargao, so Surigao del Norte. Ayan na. So dito sa Metro Manila, ha, kumusta ang panahon ngayon? Makaras ba tayo ng pag-ulan? Mm-hmm. For Metro Manila po, wala naman tayong inaasang tuloy-tuloy na malakas na ulan for today. Pero possible po pagsapit po ng Sabado and Linggo. Mm-hmm. Ay dyan makakaranas ng kalat-kalat na ulan pati ang Calabarzon and parts of Central Luzon. Naku, dapat pala maglaba na ako. Oo, Lakay. Dapat ngayon para matuyo pa. Maraming salamat, Benny. Ayan, thank you, Sir Benny. Ingat po. Ayan, ingat din po dyan sa PAGASA. Ayan, walang tulugan na naman ang mga taga-PAGASA. Oo, yung mga pagka mga ganitong panahon, Lakay, ang PAGASA ay bugbog sarado. Ay, sinabi mo. Your business is our business. Ang Maynila, Lakay, nakaselyo ng 10 bilyong piso na loan sa Metrobank. Bakit? Kinakapos na ang pondo si Ninong Manny B. Pangilinan? Ha? Alamin natin lang. Ang utang sa bangko ngayon? Sa bangko. 10B, pero, ha? Oo, ang laki niyan, Lakay. Daming pera ng Metrobank. Mr. Arthur T. Ha? Ninong. Alamin natin, Lakay, ang dahilan kung bakit nag-loan ng 10 bilyong piso ang Maynila mula kay RHS-17, Nicole Lopez. Nicole. Iniulat ng Maynilad Water Services Incorporated na nakaselyo sila ng 10 bilyong pisong loan mula sa Metrobank. Ayon sa Maynilad, ilalaan ang loan na ito para sa kanilang capital expenditures ngayong taon upang mapaganda ang kanilang mga serbisyo. Partikular na tinukoy ng water concessionaire ang mas pinalakas na water service coverage, mas maraming water sources, mabawasan ang tinatawag na non-revenue water, mapaganda ang kanilang sewerage at treatment facilities, ma-upgrade ang kanilang water treatment plants at mapaganda ang kalidad ng tubig na paglalaanan nila ng loan. Dahil dito, tiniyak naman ni Maynilad Chief Operating Officer Randolph Estrelado ang mas maganda pa nilang serbisyo sa higit 10 milyon nilang customer. Sabi ng Maynilad, magmamature ang kanilang loan matapos ang 10 taon o sa 2034. Una rito, sinabi ng Maynilad na mag-i-invest sila ng higit 31 bilyong piso ngayong taon para sa kanilang water at wastewater projects. Partikular na sineserbisyohan naman ng water concessionaire ang lungsod ng Maynila maliban sa San Andres at Santa Ana, Quezon City, Makati, Caloocan, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Valenzuela, Navotas at Malabon. Bukod dito, nagseserbisyo rin ng tubig ang Maynilad sa mga lungsod ng Cavite, Bacoor at Imus, maging sa mga bayan ng Kawit, Noveleta at Rosario sa Cavite. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 13 centavos kada US dollar, habang naitala sa $81 and 36 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez. Happy, happy, happy birthday tayo malasing. Happy birthday, Kuyang Brian Reilly Salvador. At kay Bilete, happy birthday kay... Ah, ngayon ba birthday mo pa rin, Elio, kahapon, ha?
Ah, si parang Ellie Saludar ng DJXL. Oh. Abay, binabate rin ni parang Elmer ngon ng Cherry Looms. Oh. Ayan, Happy birthday, Sir Ellie. Bibiyan ka daw ng pambubong ng bahay, parang Ellie. Si, parang Elmer ngon. Ayan, Cherry Looms. Yan ba yung may pintura? Ayan, may aluminum na, may pintura pa. Ayan, hindi kinakalawan. Uh-huh. Ayan, Baby Lynn Resulta, happy birthday. Binabati ka ni Eric. At o nga pala ha, tagal na natin pinapanawagan ito ha. Mm. Kung sino man po ang nakilala kay Ronald M. Lim, President, CEO ng Pacific Concord Properties Incorporated at may-ari ng Lancaster Hotel dyan sa Maysio Boulevard. Bakilala po ninyo ha, maawa naman siya dun sa mga niloko niya, mga taga-Hawaii. Mm. Mga Pilipinong nasa Hawaii na nag-down, bumili ng condominium dyan sa likod ng Lancaster Hotel. Fully paid na, walang poste pang naitatayo. Invisible property. At ayaw isoli ang pera. Grabe naman yan. Mr. Ronald M. Lim, ayan, mahiya. Maawa naman po kayo sa mga, ano ha, sa mga kababayan nating nagtatrabaho dun sa Hawaii. Dugot, mm-hmm, pawis, blood, sweat, and tears. Ika nga, Sister L. Mm-hmm. Para makapag-invest dito sa Pilipinas. Tapos eh, maluloko pa na isang Mr. Ronald Lima ng Lancaster Hotel. Hindi man lang yan nahiyala, Kai. Mm-hmm. Nakakatulog pa ba yan? Oh, sinabi mo, Sister L. Sinabi naman yan. The road is long. Ay, good morning. Naimbang nabigat, Apo Mayora Alice, Guon ng Bamban. Ayan na. Paano? Fashionista pala nakita si... Nakita mo ba yung ano niya? Yung Louis Vuitton pala yung mga damit, tsaka Bulgari mga bag. Naka-Bulgari, tsaka LV. LV, oh. Pati yung kanyang ring, yung kanyang talaga, necklace. Talaga, ha? Oh. Eh, paano mga sports cars niya? Ferrari, ano ba yung Bentley? Ikaw, ayan, ikaw na laki. Ang laki ng kita. Pero siya ay nang-nang by blood. Ayan. Ako po ay Filipino. Chinese by blood. Sabi niya lakay. Wana by citizenship. Alam mo, parang, hindi na, pero nagba-viral kasi online lakay yung the way paano siya magsalita ng word na nag-aral o mag-aral. Ganon kasi, aral. Ganon na. Yung lumalabas yung dila. Yung mga, alam mo naman yung mga netizen, ay medyo matalas ang paningin. Kayo talaga. Matanglaw. Ano nga pinapansin nyo? Ayan. Pero fashionista ang Mayora. Eh siyempre Mayora, kailangan din pumustura, di ba? Oo, kailangan ikaw ayan. Maayos, ayan, maganda tingnan. Ayan, pero parang si Mayora, parang si Al Capone ngayon na Amerika. Hindi mahuli-huli dun sa si Al Capone. Kilalang gangster sa Chicago yan eh. Eh, sabi niya nung inimbestigan pa sa Senado, sa Kongreso, sa Amerika, ha? There is no gangster in Chicago. Samantala yung sayan, ha? Hindi mahuli-huli sa mga krimeng ginawa, ha? Pero sabi... Nahuli sa tax evasion. Pero sabi lakay ni Senate President Cheese Escudero, kailangan mapatunayan ng mga mambabatas na dun sa hearing na si Mayor Guo ay merong mga... Yung mga ibinibintang sa kanya ay totoo. Yung mga ilga, bilang isang abogado, sabi ni Senator Cheese, patunayan ninyo ng mga nag-aakusa. Kailangan mapatunayan ng mga nag-aakusa. Sino sinasabi ang Senator Risa? Patunayan yung mga bintang. Ayan. Yung mga haka-haka. Ayan. Pero patunayan din ni Mayora, bakit may mga underground, may kailangan, basement, may tunnel. Kailangan patunayan niya din bakit may mga hindi siya maipaliwanag na mga property. Tsaka ba't may mga Chinese employees doon na mga gumagawa ng mga hindi illegal. Mm-hmm. At saka sinasabi niya lakay na hindi ako involved sa Pogo. Mm-hmm. Patunayan niya din. Pero sa record sa SEC, andong pangalan niya. At yan, ang kabuhayan natin pala tuntunan ng Damdamin Bayan. Happy weekend. Thank God it's Friday. Ingat-ingat po tayo, may bagyo. Ako po si Deyo Macalma. Happy weekend, everyone. Stay safe po tayo. God bless. Ayan. Hi sa mama ko, Mama Yolin. Orasyon. Hi, Ma. See you soon. Hi, Kuyang Jan Andre Dizon. Good morning, Kuyang Manoy. Good morning, General and Kaiser Aman Tosino na nakatutok sa atin lakay. Susunod na, Wonder Woman. Lugaw Queen. Birthday Girl. Birthday Girl. Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat.